Hello. Mag-vlog ako ngayon. Yung natagalan ako sa pagbablog kasi gusto ko pag nagbablog ako ay wala mag-i-istorbo sa akin, wala tatawag sa akin, tahimik, yung ganun ba. Kasi hindi ako nag-e-edit ng video ko. Yung mga nasisiyahan at gusto yung vlog ko, yung topic ng vlog ko, thank you po sa inyong lahat. Talaga ko po ginawa tong video ko para sa inyo. Doon po sa may alam na sa pag-a-abroad, okay lang kung may comments kayo, okay lang naman sa akin. Kung may bad or kung may mali ako nasabi. Kasi minsan nagkakamali ako ng words na gamit sa, kasi minsan nagba-block mental ako. Hindi kasi ako nag-e-edit ng video ko, basta i-upload ko na lang. Kaya kung meron kayong mapapanood na video ko na na merong maling words na gamit ko, pasensya na kayo. Kayo na lang umintindi sa sinasabi ko. Yung ang topic ko ay about sa kung paano magpaligo ng matanda. At pasensya na kayo, madilim ang camera ko. Madilim siya. At saka kasi siguro madilim din dito sa loob. Malabo pa, no? Hindi clear. At saka pasensya na kayo sa itsura ko. Wala yung ayos eh. Hindi pwede maging maganda kapag katulong ka. Baka ikaw ipag-initan. Kaya yun ang isang rules ko sa pagkakatulong. Nagiging maganda lang ako kapag lalabas ako the day off. Pagkatapos ay sa Pilipinas. Pero pag dito sa abroad na nangangatulong, ayaw maging maganda. May hirap na. Ayun, may ibang topic ko eh. Yung pagpapaligo ng matanda. Technique po sa pagpapaligo ng matanda, gumamit kayo ng towel or yung peace net para hindi nyo mismong gamitin yung balat sa balat. I mean, gagamitin mismo yung palad mo para sa pagkuskos ng balat nila. Kasi minsan nakakailang, diba? Nakakailang siya. Yun, ganun po ang ginagamit ko. At saka, depende po sa pasyente nyo o sa alaga nyo kung malakas o hindi. Hindi naman po ako pwede sa lola ko, demo, kasi baka tayo maband. Ayaw ko maanot baka mamaya. Kasi kung matanda, pag nagpapaligo, hubot-hubad po. Ang mga Chinese po, kung maligo, hubot-hubad. Kaya hindi ko pwede i-video yun. Sasabihin ko na lang kung paano ako magpaligo ng matanda. Yun, dati nagpaligo ako ng stroke. Naka-wheelchair sila. May wheelchair na pwede gamitin na pwede mabasa sa ng tubig, at yun ang ginagamit ko para doon sila nakaupo pa. O kaya, pwede din naman sa, kung walang wheelchair na pwedeng gamitin nyo, pwede nyong doon sila iupo sa safe na lugar, upuan, na kasi mas maganda kasi yung butas sa may puwet, kasi at least masisiritan mo ng tubig. Kasi kung mismong upuan, siyempre paano mahuhugasan yung puwet nila kung hindi sila basta makakatayo, or siyempre, diba, karamihan ng mga stroke, o kaya yung matatanda na hindi pwedeng tumayo, siyempre dapat butas yung pinaka-wheelchair nila. Ngayon, doon po sa alaga ko na stroke, nakakatayo naman sila, kalahati ng katawan, hindi may galaw, nakakatayo. So, naigagalaw nila yung isang kamay nila. So, yon inuutos ko po sa kanila na sila mismong maghugas ng ari nila or ng puwet. O kaya, kung talagang hindi nila kaya, so, wala po kayong choice, kayo mismo maghuhugas ng kanilang ari o puwet. Gumamit po kayo ng, kaya nga po, sabi ko sa inyo, ang technique ko, gumagamit ako ng towel or yung peace net na para hindi mismo kamay mo ang gamitin sa paghuhugas ng nila, diba, nakakaano. Yun po. And then, pagkatapos, kung halimbawa mga bedridden na hindi pwedeng dalhin sa
sa bathroom, gawin nyo lang po, punasan nyo lang po sila ng ilang beses na maligamgam na tubig na syempre dapat anuhan nyo rin ng konting sabon then pagkatapos para hindi sila mamaho, syempre lampunas para matagal yung pinakaano ng sabon. Depende, i-ano nyo po sa ano nyo technique. Tsaka syempre alaga natin dapat malinis. Hindi, kasi alaga nyo yan. Kung namanganga mo yung alaga nyo, pati kayong manganga mo. Kasi lagi nyo yung kasama, lagi nyo katabel, nahawakan kayo niya. Kaya dapat malinis yung alaga nyo. Ganun pa po kasi ako. And then pagkatapos, then paliliguan nyo, kung need nyo talagang ano yung ulo nila, gumamit po kayo ng plastic. Yung parang sa, ano, sa parlor, na kailangan, nakahiga sila, pero naka ano yung ano nila, lagyan niya ng plastic na papunta doon sa may ulunan na ang tubig ay pwedeng dumiretso doon pababa at gumamit kayo doon sa baba ng planggana o timba na para yung tubig hindi nagkakalag sa baba. Ganun po. Kaya po, gamitin ng utak kung paano magpapaligo. Binigyan ko na kayo ng clue kung paano. And then kung mabigat ang inyong alaga bedridden at hindi nyo kaya buhatin, siyempre, halimbawa mag yo pupunasan nyo and or ano dadiaphragm nyo, itagilid nyo lang po sila. Yun po ang technique, itagilid nyo para magalaw-galaw nyo sila, mapunas yung likod o malagay nyo ng maayos ang diaphragm nila. Tatagilid po kapag mabigit ang alaga nyo at hindi nyo kayang buhatin or ayusin, itagilid. Pag tinagilid nyo na, siyempre naman kaya nyo na, kasi may mga alaga po kung talaga malalakit sa akin at hindi ko talaga kaya, ano, ganun po ginagawa ko. O, sige po, putulin ko na to, at least nagkaroon kayo ng tips kung paano magpaligo na matanda. Ano kasi, nagagawin pa kasi ko. Kaya, ang tagal na kasi itong video na to na may nag-healing sa akin na viewers ko kung paano daw magpaligo ng matanda. Hindi ko magawang-gawan. Actually, tatlong beses ko na itong ginawa. Yung una at pangalawa, panay may, ano, yung hindi, ano, may tinawag ako ni Lola. Yung pangalawa, ganun din, tinawag din ako ni Lola. Kaya sabi ko sa inyo, pag ako mag-video, gusto ko walang tatawag sa akin. Kasi nasisira yung ano ng video. Eh, hindi naman ako nag-edit na. Mas kailangan ng time kasi kapag nag-edit ng video. Okay, thank you po sa mga nag-subscribe at saka yung mga nanood ng video ko. Maraming salamat po. Mag-comments na lang po kayo sa baba at i-click nyo yung subscribes and bell para sa ibang video ko at para ma-receive nyo rin yung ibang video ko. Kasi po, marami po talaga kayo matutunan sa video ko, lalo-lalo na po sa mga walang alam sa pag-abroad. Kasi binibigyan ko na po kayo ng tips at maswerte po kayo ngayon dahil merong YouTube ngayon, internet na nagagamit para magkaroon kayo ng kaalaman ng mga bagay-bagay na gusto nyong malaman tulad sa pag-abroad. Marami, alam ko po na maraming nag-vlog ng about sa pag-abroad ngayon. Kaya actually, hindi ako masyado nanonood ng mga vlog ng iba kasi eh. Kasi nga, iba yung trip kong panoorin. Mga business na ano, o kaya pelikula, ganun. Pero minsan, napapasagi ako, lalo na yung iba kasi nagbablog, napapasagi sa ano ko, sa channel ko. So, nagsasubscribe sila. So, yun, mag-ano sila, hihiling na subscribes ko rin. Then, ganang gagawin ko, siyempre mapapanood ko yung kanilang ano ko, ano ba topic nila sa vlog nila. Kaya ganun. Kaya napapaano ko sa ibang vlog ng ibang ano, ng subscriber ko. Sige po, thank you! Maraming salamat. Padami na tayo ng padami. Almost 300 na yung mga nag-subscribes. Siguro may 1 year na mahigit ako nag-ano ba vlog. Kaya nga lang, bihira, hindi yung araw-araw or every month. Yung magustuhan ko lang kasi nga, moody ako. Pangalawa, kailangan ko kasi ng time. Hindi pwedeng basta kasi mag-video lang. Kailangan, alam mo yung itatopic mo muna. Pangalawa, yung kailangan kasi walang istorbo, walang maingay. At least maintindihan nyo yung sinasabi ko. Sige po, thank you! Bye-bye! Subscribe nila sa channel ko! Maraming salamat! Tsaka,
Ruby pala pangalan ko, Maria Ruby Serrano.